Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Isa, dalawa, tatlo, handa na ba kayong matuto? Ikaw, ako, tayong lahat ay may pakialam sa lipunang ating ginagalawan. Kaya tara na, dagdagan ang kaalaman, ating pag-aralan, araling panlipunan sa ikatlo at ikaapat na linggo ng ikatlong markahan. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay ang paksang aralin tungkol sa kapaligiran ng aming paaralan. Mahalaga ang kalinisan at katahimikan ng paaralan. Sa aralin na ito, matutukoy mo ang mga paraan upang mapanatili ang kalinisan at katahimikan ng paaralan. Ang magandang kapaligiran ng paaralan ay nakakatulong upang makapag-aral ng maayos ang mga mag-aaral. Ang maluwag na silid-aralan ay angkop sa pag-aaral. Kailangan ding tahimik ang paligid ng paaralan. Ang maingay at magulong kapaligiran ay nakakaabala sa mga mag-aaral sa silid-aralan. Mahalaga rin na malinis ang paligid ng paaralan upang maiwasan ang pagkalat ng mikrobyo na dulot ng maruming kapaligiran. Ang mga puno at halaman sa paligid ng paaralan ay nakatutulong ding mapabuti ang pag-aaral ng mga mag-aaral. Para sa unang gawain sa pagkatuto, isulat ang salitang tama kung ang sumusunod na larawan ay nagpapakita ng tamang gawain sa paaralan. Isulat ang salitang mali kung ang sumusunod na larawan ay mali. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, naglalaro sa pasilyo ng silid-aralan. Magaling! Ang sagot ay mali. Ikalawa, nagtatanim ng halaman sa paaralan. Mahusay! Ang sagot ay tama. Ikatlo, naglilinis ng silid-aralan. Tumpak! Ang sagot ay tama. Ikaapat, nagtatapon kung saan-saan. Nakuha mo! Ang sagot ay mali. Ikalima, tumutulong sa paglilinis ng paaralan. Ang galing mo! Ang sagot ay tama. Para sa ikalawang gawain sa pagkatuto, piliin sa mga katapat na larawan ang magiging epekto ng mga pagkilos sa unang larawan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, paglilinis ng silid-aralan. A o B?
Ikalawa, nagtatakbuhan sa pasilyo ng silid aklatan. A o B? Ikatlo, nagtatapon kung saan-saan. A o B? Ikaapat, nagpupulot ng mga kalat. A o B? Ikalima, nag-uusap sa silid aklatan. A o B? Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Sa iyong kwaderno, gumuhit ng isang larawan na magagawa mo upang mapanatili ang kalinisan ng inyong paaralan. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Kopyahin at piliin sa mga salitang nasa kahon ang angkop na salita na tutugma sa mga patlang. Isulat ito sa iyong kwaderno. Narito ang mga pagpipilian. Paaralan, kalinisan, tahanan, pag-iingay, at katahimikan. Ang aking patlang ay ang aking pangalawang patlang. Pananatilihin ko ang patlang sa kapaligiran nito at iiwasan ang patlang upang mapanatili ang patlang sa paaralan upang kami ng aking mga kamag-aral ay makapag-aral ng may buong husay. Kopyahin ang talata at punan ang mga patlang batay sa mga larawan sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Ang malinis at tahimik na patlang ng paaralan ay makatutulong sa mahusay na pag-aaral ng mga patlang. Kaya naman panatilihin natin na malinis, maayos at tahimik ang kapaligiran ng ating paaralan. Umaasa akong naunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok sa ating mga gawain. Hanggang sa muli mga bata, paalam!